So hi guys, welcome back to my YouTube channel. For vlog for today, pag-usapan natin yung paglalagay namin ng vermicast, yung na vermicast na lupa natin. Yan. So meron kami na harvest na halos 3 kaban. Yan. Ilalagay namin dito. So tara. Na lupa natin, ikumpura mo to dun sa regular nang na lupa yan, oh. Mas black siya kaysa sa dati. Ang mga lupa kasi natin ay na sobrang kwan na, natamnan na, kaya ang nangyayari, kunti na yung naaani, kung kunti din ilalagay natin na buno. So ang ginagawa ng vermicast na compost na vermicast, yung ready na nailagay, ang ginagawa nito ay nire-recover niya yung lupa, na yung mga lupa natin kahit hindi natin sabihin, talagang Tilucano na parigaton, o sa Tagalog talagang napahirapan na sa dami ng taon na nag-aani na walang pahinga. Ang nangyari po, yung lupa natin hindi na nag-paperform na maganda. So ngayon, ang ginagawa namin, i-recover namin to after 2 years, konti na lang ibibigay namin na abono. So this is a vermicast na ginagawa namin, yan o. Halos nalagyan na namin kahapon doon. Ngayon, ito naman yung ginagawa namin. So now, samahan nyo kaming maglagay. Yan, patapos na kami. Yan, isang kaban na lang, tapos na kami. Almost 3 kaban yun nilagay namin dito. At yan, nakakapagod. Ang mahal kasi ng abono ngayon, fertilizer, umabot siya ng 2,700, 2,600, minsan nga umabot pa ng 3,000. Kaya gumagawa kami ng paraan para sa ganun makatipid kami ng fertilizer. So yung mga tahi ng rabbit natin, tahi ng mga kambing, pwede yan na gamitin vermicast. Papakain natin sa mga insi natin at yun ilalagay natin sa ating mga palayan. Almost 2 months to 3 months para mas maganda yung lupa na i-decompose ng insi, at yun napakagandang gawing fertilizer. So isang kaban na lang, tapos na kami. At yun ang vlog natin for today. Kung gusto nyo makatipid, huwag nyo itapon yung mga tahi ng mga rabbit natin. Bagkos ipunin natin, then bili tayo ng ENC para maging pataba ng lupa. So yan, kunti na lang matatapos na kami. At hindi kami magsasawa na i-promote to para sa mga farmers na gaya namin, para mas maganda na in someday makikita natin ng resulta na tiyaga lang. Kasi yung sabi ng nag-seminar kami, after 2 years bago maramdaman talaga yung recover ng lupa natin. So 2 years from now, freeing na kunti na lang yung fertilizer na binibili namin, dahil na-recover na namin yung lupa. So hanggang dito na yung vlog natin. God bless, at sa mga sumusubaybay at sumutulong sa akin channel, salamat po and see you next vlog.